Suma sa inyo ang palatuntunang Ang Iglesia ni Cristo, isang palatuntunan na maghahatid sa inyo ng mga dalisay na aral ng Diyos na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo, mga katotohanang maghahatid sa atin sa matuwid na landas ng paglilingkod sa Diyos. Welcome po sa palatuntunang Ang Iglesia ni Cristo. Hangad po namin na sa buong panahon po ng ating pag-aaral, kayo po ay nasa maayos na kalagayan, ligtas sa mga kapahamakan, lalo na po sa karamdaman. Ako po si kapatid na Jerry Luar Jr. At ako po ang kapatid na Gerson Guevara. Welcome po sa programang ito ng Iglesia ni Cristo. At gaya po ng lagi naming hinahangad, sana po lubos ninyong pakinabangan ang mga salita ng Diyos na ipaglilingkod po namin sa inyo. Bago tayo magsimula ng ating gagawing pagtalakay, kapatid na Gerson, pinararating lang natin ang pagbati po natin sa mga kapatid po natin at sa kanilang mga naanyayahang sumubaybay sa palatuntunang ito diyan po sa distrito po ng Rizal. Magandang araw po sa inyo at maging sa distrito po ng Catanduanes. Kinukumusta rin po natin ang mga kapatid at ang mga bisita nila, mga naanyayahan po nila na makinig sa pagtuturo ng mga aral ng Diyos na ito mula po dyan sa distrito ng Camanava at distrito po ng Caloocan North. Kumusta po kayo mga kapatid? Kapatid na Gerson, sa gagawin nating pag-aaral po sa pagkakataong ito ay sasagutin po natin ang ilan po sa mga itinatanong at ipinagtataka ng ating mga taga-subaybay. Opo. Napapansin ng ating mga taga-subaybay na sa mga nagpapakilalang Kristiyano na relihiyon, no, ay sadyang naiiba naman daw ang aral na ating sinasampalatayanan tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Napapansin nila yung aral na ating sinasampalatayanan at itinataguyod na ang ating Panginoong Jesucristo ay tao at hindi po Diyos. Ang totoo, kapatid na Jerry, pagka po naririnig yan ng mga kaibayo natin sa pananampalataya, iba-iba po yung nagiging reaksyon nila. Meron pong iba na nagtataka na bakit daw naiiba pa yung aral natin na itinataguyod tungkol sa ating Panginoong Hesukristo kumpara sa ibang mga relihiyon. Gayong iisang Biblia naman daw ang ating ginagamit. Hindi lang yon, mayroon pa ngang pagkakataon na may nagagalit pa sa atin. Opo. Sapagkat yun daw ating pagkilala na ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi po Diyos kundi tao. Para sa kanila, yun daw ay napakalaking paglapastangan daw po natin. Sinasabi din po ng iba na sariling aral lamang daw po natin ang pagtuturo na ang ating Panginoong Hesukristo ay tao at hindi Diyos. Ayon po sa kanila, wala daw po ang aral na iyan sa Biblia. Kaya ngayon, sa pagkakataong ito, kapatid na Gerson, ay yan po ang ating talakayin. Ipaglingkod po natin sa ating mga taga-subaybay kung ano ang pagtuturo tungkol sa ating Panginoong Jesucristo, pagtuturo po na mula po sa banal na kasulatan. Patutunayan po natin sa pamamagitan po ng Biblia na wala pong naging pagkakataon na ang ating Panginoong Jesucristo po ay naging Diyos. Ano po ang mga patutuo sa Biblia na ang ating Panginoong Jesucristo kailanman ay hindi po naging Diyos? Mga giliw naming taga-subaybay, simulan po natin sa hula tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Ganito po ang mababasa natin, nakasulat po sa Isaias sa 53:3, ganito po ang pahayag. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan at biyasa sa karamdaman, at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Mga giliw naming taga-subaybay, ang binasa po namin sa inyo hula tungkol po sa ating Panginoong Hesukristo. Ang katunayan po na ang ating Panginoong Hesukristo ang hinuhulaan sa mga talatang ating binasa, mababasa po natin yan sa Marcos 10:33-34 at maging sa Lucas 18:31-33. Ang katuparan po ng hulang ito, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa makatwid sa mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay, sa hula pa lamang po o paunang pahayag ng Biblia, tiniyak na. Oh. Ang likas na kalagayan po ng ating Panginoong Hesukristo ay tao.
Kapatid na Gerson, paano naman kung halimbawa may magsabi naman ng ganito? Ang ating Panginoong Jesucristo daw ay naging Diyos nung may likas na kalagayan na. Ano ang tugon po natin? Ayan po nating Biblia rin ang sumagot sa atin dyan, kapatid na Jerry. Mga giliw naming taga-subaybay, ganito naman po ang mababasa natin dito po sa aklat ng Mateo sa 1:18 at talatang 20 rin, ganito po ang pahayag sa atin ng banal na kasulatan. Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama, ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tatapot samantalang pinag-iisip niya ito, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Mga kababayan, ang mga talatang binasa po namin sa inyo ay tungkol po sa pagkapanganak sa ating Panginoong Jesucristo. Gaya po ng ating nabasa, ang sabi rito, si Maria po ay nagdadalang tao. Sa makatwid, tao po ang likas na kalagayan ng dinadala ni Maria. At marahil ang ating mga taga-subaybay po ay sasang-ayon po sa sasabihin natin na ang nasa sinapupunan po sa tagpong yan ni Maria ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Tama po, kapatid na Jerry. At ikalawa, ang sabi po sa unahan ng talata na ating binasa, ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito. Sa makatwid, talagang tumutukoy po ito sa ating Panginoong Jesucristo. At ang isa pa po na dapat nating mapansin, ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Kapatid na Jerry, sa mga susunod na pagkakataon, opo, tatalakayin naman po natin at pag-aaralan na ang isa po sa katangian ng tunay na Diyos, wala po siyang pasimula. Hindi po siya ipinanganak. At lalong hindi po siya dinadala sa sinapupunan. Totoo po yun, kapatid na Jerry. Sa makatwid sa mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay, kung papaano po ang ating Panginoong Jesucristo nung hinuhulaan pa lang, ang likas na kalagayan po ay tao. Oo. Maging nung siya po ay mayroon na pong eksistensya. Nung siya po ay eksistido na. Nung may likas na kalagayan na po siya, siya po ay nananatili po na tao ang likas po na kalagayan. Puntahan naman natin, kapatid na Gerson, yung ipinipilit po ng iba at sinasabi. Ang Panginoong Jesucristo raw ay naging Diyos nung mangaral na po. Ano po ang sagot natin dyan? Kung totoo po yung sinasabi nila na nang nangangaral ang ating Panginoong Jesucristo ay naging Diyos siya, eh dapat yun po sana ang kanyang itinuturo. At yun ay pangangaral niya sa tao. Ganito po ang mababasa natin sa 1:8-40. Ganito po ang pagtuturo sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Datapot ngayon, pinagsisikapan ninyo kung patayin na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Mga giliw naming taga-subaybay, pahayag na po ito mismo ng ating Panginoong Jesucristo. At dito po, may ilang bagay tayong dapat na mapansin, kapatid na Jerry. Una po, ang sabi niya, datapot ngayon pinagsisikapan ninyo kung patayin na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan. Sa makatwid, sa pagtuturo po ng ating Panginoong Jesucristo, tao ang likas niyang kalagayan. At sana napansin ng ating mga taga-subaybay yung binanggit ng ating Panginoong Jesucristo. Mm-hmm. Ang sabi niya, na aking narinig mm-hmm. sa Diyos. Iba po ang ating Panginoong Jesucristo na nakarinig kaysa po sa Diyos na kinaringgan niya ng katotohanan. Tama po yun, kapatid na Jerry. At kung ipipilit man po ng sino man na Diyos ang ating Panginoong Jesucristo, eh lilitaw po, dalawa ang Diyos. Isang Diyos na nakarinig ng katotohanan na mula sa isa pang Diyos. Eh, alam naman po natin, kapatid na Jerry, labag po yan sa itinuturo ng Biblia, sapagkat sa Biblia, maliwanag, iisa lamang po ang tunay na Diyos. Puntahan naman natin, kapatid na Gerson, ang paniniwala po ng iba. At baka sa mga taga-subaybay po natin ay may nagtataglay ng ganito pong paniniwala. Ang ating Panginoong Jesucristo daw po ay naging Diyos
nung siya raw po ay mamatay at mabuhay na maguli. Kung hindi raw po siya Diyos, bakit daw po nung namatay siya, ay nabuhay po siyang maguli? Ano po ang sagot po natin dyan? Hindi lang naman po sila ang nagkaroon ng maling isipan na yan eh. Na nang muling mabuhay ang ating Panginoong Hesukristo, ay naging Diyos na siya. Maging ang mga unang alagad po, nagkaroon din ng maling paniniwala na agad naman pong itinuwid ng ating Panginoong Hesukristo. Ganito po ang mababasa natin, mga giliw naming taga-subaybay, dito po sa Lucas 24:36 hanggang 37, ganito pong pahayag. At samantalang kanilang pinag-uusapan ng mga bagay na ito, siya rin ay tumayo sa gitna nila at sa kanila'y nagsabi, "Kapayapaay sumainyo." Datapwat sila'y kinilabutan at nangahintakutan, at inakala nila na nakakakita sila ng isang espiritu. Mga kababayan, ang mga talatang binasa ko po sa inyo, ito po yung pangyayari pagkatapos na muling buhayin ang ating Panginoong Hesukristo. Gaya nga po ng ating nabasa, napakita po siya sa kanyang mga alagad. Ngayon, nang makita po siya ng kanyang mga alagad, ang inakala po ng kanyang mga alagad, ang sabi sa ating binasa, sila anya'y nakakakita ng isang espiritu. Eh sino po ba yung espiritu na inakala ng mga alagad na nakita po nila sa tagpong yan? Basahin po natin ang nakatala dito po sa Juan sa 4:24. Ganito po ang ating mababasang pagtuturo ng mga banal na kasulatan. Ang Diyos ay espiritu, at ang mga sa kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan. Ang nasa kalagayang espiritu po na inakala ng mga alagad na kanilang nakikita nang magpakita sa kanila ang ating Panginoong Hesukristo ay walang iba po kundi ang ating Panginoong Diyos. Kaya, ang mga alagad po nang magpakita sa kanila ang ating Panginoong Hesukristo, inakala po nila na naging Diyos na ang ating Panginoong Hesukristo. Yan ding tagpong yan, kapatid na Gerson. Opo. Tinanggap kaya ng ating Panginoong Hesukristo ang naging isipan at pag-akala ng kanyang mga alagad na nung ang ating Panginoong Hesukristo'y buhayin mag-uli, eh naging Diyos ang likas na kalagayan. Bago po natin puntahan ang kasagutan sa katanungan natin yan, magpapakilala lang po muna ang ating himpilan at sa pagbabalik po namin, ipagpapatuloy po natin ang ating pagtalakay. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DZEM 954, ang dinig ng katotohanan. Nagbabalik po ang ating palatuntunan at pagtalakay dito po sa programang Ang Iglesia ni Cristo. Salamat po sa inyong napakatiyaga pong pagsubaybay. Ako pa rin po ang kapatid na Jerry Luar Jr. At ako po ang kapatid na Gerson Guevara. Bago po natin ibigay ang kasagutan doon sa iniwan nating katanong ang kapatid na Gerson, bago natin ipagpatuloy ang ating pagtalakay, ay ipinararating ko lang po muna ang aking pagbati sa mga kapatid at mga taga-subaybay po nating mga panauhin at nagsusuri diyan po sa distrito po ng Quezon South at Quezon East. Inukumusta rin po natin ang mga kapatid dyan po sa Quarry Condominium. Nakikinig po sila at nanonood sa ating programa, kapatid na Jerry. Kumusta po kayo mga giliw naming taga-subaybay? Balikan na natin, kapatid na Gerson, yung iniwan nating katanungan po kanina bago tayo nag-break. Tinanggap ba ng ating Panginoong Hesukristo yung naging isipan, naging pag-aakala ng kanyang mga alagad nung buhayin siyang mag-uli ay naging espiritu siya o naging Diyos? Hindi po, kapatid na Jerry. Ang totoo po, mga giliw naming taga-subaybay, agad po silang itunuwid ng ating Panginoong Hesukristo. Mababasa po natin yan. Balikan po natin yung Lucas sa 24, mga talatang 38 hanggang 39. At sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo'y nangagugulumihanan? At bakit nangyayari ang pagtatalo sa inyong puso? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga, hipuin ninyo ako at tingnan, sapagkat ang isang espiritu'y walang laman at mga buto, na gaya ng inyong nakikita na nasa akin." Mga giliw naming taga-subaybay,
Ito po ay pahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Tingnan anya ninyo ang aking mga kamay at mga paa, hipuin ninyo ako at tingnan. Eh bakit po ganun ang tugon ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad sa tagpong yan? Sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo na rin po ang nagpaliwanag. Ayon po sa ating Panginoong Hesukristo, ang isang espiritu walang laman, walang buto. Sa makatwid, gaya po ng mga napag-aralan natin sa nakaraan, ang tunay na Diyos po hindi nakikita at lalong hindi po mahahawakan. Hindi po tulad ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi nga po niya, hipuin ninyo ko at tingnan. Sa makatwid, nahahawakan at nakikita po ang ating Panginoong Hesukristo. Sa makatwid, mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay, nananatili po ang likas na kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo na siya po ay tao. Kahit na po nung siya po ay buhaying mag-uli. Opo. Ang totoo, hindi pa dun sa buhayin siyang mag-uli ay napatutunayan siya po hindi Diyos. Eh. Opo, totoo. Nung siya'y mamatay. Opo. Di po ba mga ginigiliw naming taga-subaybay? Kung ang ating Panginoong Hesukristo po ay Diyos, eh hindi po siya mamamatay. Sapagkat ang isa po sa katangian ng tunay na Diyos, kapatid na Jerry, mga giliw naming taga-subaybay, ay wala pong kamatayan o immortal ang tunay na Diyos. Opo, totoo po yun. Ang Diyos ay pinakamakapangyarihan po sa lahat. Opo. Wala po siyang kamatayan. Kaya ang ating Panginoong Hesukristo po ay namatay. At kaya nabuhay na mag-uli, binuhay lang ng ating Panginoong Diyos at nang buhayin pong mag-uli, hindi po naging Diyos. Tao pa rin ang likas na kalagayan. No. Kapatid na Gerson, puntahan naman natin yung ipinipilit din ng iba. Ang sabi nila, naging Diyos daw ang ating Panginoong Hesukristo nung papaakyat sa langit. Ano po ang tugon natin dyan? Ang babasahin po natin, pahayag din mismo po ng ating Panginoong Hesukristo. Ganito po ang mababasa natin, mga giliw na tagapakinig, dito po sa Juan sa 20 at 17. Pakinggan po ninyo. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag mo akong hipuin, sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit, pumaroon ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama at aking Diyos at inyong Diyos." Ang tagpo pong ito, mga giliw naming taga-subaybay, ay nang ang ating Panginoong Hesukristo po ay papaakyat na sa langit. Ang sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, aking Diyos at inyong Diyos. Ngayon, kung tatanggapin po yung sinasabi at ipinipilit po nila na Diyos di umano ang ating Panginoong Hesukristo nung siya'y papaakyat na sa langit, eh lilitaw po, may Diyos na aakyat patungo sa isa pang Diyos. Kaya lilitaw po, dalawa ang Diyos nila. Eh, labag na labag po yan sa pagtuturo ng banal na kasulatan. Di po ba mga ginigiliw naming taga-subaybay? Ang tunay na Diyos po, isa lang. Opo. Kapag ipinilit po ng ating Panginoong Hesukristo ay naging Diyos nung papaakyat po sa langit, magiging dalawa nga ang Diyos. Opo. Eh, hindi po katanggap-tanggap na aral po yan. Puntahan naman natin yung binabanggit din ng mga naniniwalang Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating Panginoong Hesukristo raw ay naging Diyos nung nasa langit na raw siya. Ano po ang sagot natin dyan? Ganito po ang ating mababasa dito po sa aklat ng Ebreo, sa G's hanggang 12, sa isang salin po ng Bibliang Ingles, dito po sa New King James Version, "By that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. And every priest stands ministering daily and offering repeatedly the same sacrifices which he can never take away sins. But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down at the right hand of God." Mga giliw naming taga-subaybay, maliwanag po ang itinuturo sa atin ng mga banal na kasulatan. Ang sabi po sa Biblia, "This man sat down on the right hand of God." Sa wika po natin, ang taong ito ay naupo sa kanang kamay ng ating Panginoong Diyos. Sa makatwid, kahit po nang umakyat ang ating Panginoong Hesukristo sa langit, nananatili po na siya ay tao sa likas na kalagayan.
Mga ginigiliw naming mga taga-subaybay, sana po ay naging maliwanag po sa atin ang mga pinag-aralan po natin alinsunod po sa mga patotoo ng Biblia. Kailanman po ay walang naging pagkakataon na ang ating Panginoong Hesukristo po ay naging Diyos. Tiniyak po sa atin, hinuhulaan pa lamang po ang ating Panginoong Hesukristo, tao, ang likas na kalagayan. Nung siya po ay eksistido na, may likas na kalagayan na po, tao, ang likas na kalagayan po niya. Nung ang ating Panginoong Hesukristo po ay mangarap, siya po ay tao sa likas na kalagayan. Nung siya po ay mamatay at mabuhay na maguli, lalong napatunayan, hindi Diyos, kundi tao ang likas na kalagayan po niya. At nung siya po ay umakyat sa langit at nasa langit na po, nananatiling tao ang likas po niyang kalagayan. Kaya hindi ho paglapastangan, kapatid na Gerson, ang itinataguyod natin na pagkilala sa Panginoong Hesukristo na hindi po siya Diyos kundi siya'y tao. Siya po mismo itinuturo po niya na likas na kalagayan niya po ay tao. Bakit po namin ito inihahayag sa inyo, mga ginigiliw naming mga taga-subaybay? Una, para kayo po ay makapag-ingat. Huwag po kayong madaya ng mga nagtuturo ng maling aral na Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Ikalawa po, para nang sa ganon ay magawa po natin ang tunay na pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo. Ikatlo po, para makasama po namin kayo dito sa tunay na pagkilala at paglilingkod. Dito po yan sa loob po ng Iglesia ni Kristo. Salamat po ng marami po sa inyo pong pagsubaybay sa atin pong naging pagtalakay. Bago tayo pansamantala pong maghiwa-hiwalay, samahan po ninyo kami sa isang panalangin. Panginoon na aming Diyos, salamat ng marami po sa iyo. Amen. Sumasampalataya po kami ang mga taga-subaybay po namin, lalo na ang mga nagsusuri, na kinabang po sila sa mga kalooban mo po, na narinig po nila sa pagkakataong ito. Amen. Panginoong Hesukristo, dumudulog kami sa iyo. Salamat po, ipinamamagitan mo kami sa Ama. Ipamagitan mo po ang aming panalangin, ang aming paghahangat, na ang mga taga-subaybay naming nagsusuri, makasama po namin sa loob po ng iyong banal na iglesia. Amen. Ama, sa muling paglapit namin sa iyo, salamat ng marami po sa iyo, na mamalaging buhay at malakas ang tagapamahalang pangkalahatan sa loob po ng iyong banal na iglesia. Amen. Ang kapatid na Eduardo Manalo. Amen. Higit sa amin, ingatan mo po sila upang lalo pa kaming mapamahalaan sa tunay at marapat na paglilingkod po sa iyo. Pinagpala mo po ang himpilan ng radyo ng iglesia, maging ang mga kapatid naming tumutulong sa mga gawaing pagpapalaganap. Amen. At ang aming mga taga-subaybay. Amen. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Kung mayroon kayong katanungan, maaari po kayong mag-email sa amin sa dcem954@isradio.org. Malugod din namin kayong inaanyayahan sa aming mga pagsamba at pagdudugdrinan o magbasa ng mga lathalaing pasugo at subaybayan ang aming mga programa sa INCTV. Maaari rin po kayong makipag-ugnayan sa mga ministro at mga may tungkulin sa Iglesia ni Cristo sa pinakamalapit na lokal sa inyong pok.